What's up, Batla people? Napakasaya. Bago ako magsimula, gusto ko muna marinig na isang malakas na palakpakan ng mga kahit ko. Oh, ang daming bumawi bigla. O, ganda lang. Magpalakpakan yung may makakakilala na kahit ko. Marami tayo sa Pilipinas, ha? Huwag tayong maglokohan. Pagpalakpakan yung mga 5'4 pababa ang height, pero nilalagay nila sa resume nila 5'5. Ako lang yun. Pagpalakpakan nyo, okay, tama na yan. Alam nyo, naging napaka-sensitibo naming maliliit sa aming height. Alam nyo kung bakit? Dahil po yan sa flag ceremony sa school. Yun yung pag sinabi ng teacher, okay kids, find your height. Yung mga kaklase ko nakakaingit, nagpapatangkaran pa. Samantalang ako, diretso kagad sa unahan. Habang may dalawang patak ng luha sa kanang mata. Nakakalungkot. Buti pa nga dito sa showtime, hindi find your height. Akala ko ako una magpe-perform eh. Bago mag alas 12, ang dinadasal ko lang, sana po hindi find your height, sana po hindi find your height. Hirap. Ang nakakabwisit dati yung mga bully. Di ba? Pag maliit, meron ka laging bully. Ang pinakapaborito ko narinig sa isang bully, sabi niya sa akin, Navares, ulila ka na ba? Sabi ko, hindi, bakit? Eh kasi parang walang nagpalaki sa iyo eh. Lit. Di ba? Nagsumbong ako sa nanay ko. Sinabi ko sa nanay ko, sabi ng nanay ko, o anong sabi mo anak, sumugot ka ba sa kanya? Sabi ko, hindi po ma. O tama lang yun anak, ang ganda na ng joke niya eh. Hirap, di ba? At pag maliit ka sa school, dati, lagi kang niyayaya sa cheering squad. Ewan ko kung bakit. Okay, class, volunteer? Volunteer, kailangan natin ng pwedeng ihagis-hagis sa ere. Habang nagsasabay ang pagbigkas, volunteer? Magugulat ka na lang sa susunod na eksena. Hinahagis-hagis ka na sa ere. Di ba? Kung ano-ano nang nakikita mo. Bubong ng kantin. Tulog na gagamba sa puno ng mangga. Nakakatakot to ah. Teacher, pwede po ba talaga lalaki dito? Di ba babae lang hinahagis-hagis? Tsaka kailangan po ba talaga nakapalda ako? Nakikita nila yung brief ko. Hirap. Pero pagbagsak ko nun, perfect. Go Dolphins! Hirap. At saka ito, pag maliit ka sa klase, hindi ka pwedeng sumagot ng number one sa blackboard. Dahil ang number one, laging nasa taas, hindi namin niya nabot. Teacher, pwede pong number five na lang? Katapat ko na eh, oh. Tsaka medyo nalulula na po ako dito sa ibabaw ng lamesa niyo, ma'am. Tsaka pwede ko na po maghubarin itong manchiring suwad na palda. Nabubustuhan na lang ako eh. Hirap, uusuot ko pa rin. Kauhubad ko nga lang kanina, hindi nila ako pinayagan eh. Hirap. Yeah. At saka pag maliit ka, ito ha. Pero ito ha, sabihin ko lang sa inyo lahat, pati mga nanonood sa TV, lahat or karamihan ng maliliit, matatalino. Mukhang marami akong kahit dito ha, ayos to ha. Actually, yung mga nakakaninig niya, nasa sinasabi lang nila sa isip nila, kung sa bagay may point siya, tama. Matalino nga kaming maliliit. Di ba? Totoo. Sabi kasi ng nanay ko yan eh. Sabi niya, anak, matalino ka. Sabi ko, ma, paano mo nasabi? Kasi meron kang nunal sa ulo. Alam niyo yung kasabihan na yun? Pag may nunal ka sa ulo, matalino. Madlang people, ako po ay may 10 nunal sa ulo. So naniniwala ako na hindi siya totoo. Kasi ang nunal makulit yan eh. Labas ng labas kung saan-saan parte ng katawan natin. Tapos tayong mga tao, bigay tayo ng bigay ng dahilan kung ba't sila nandyan. Halimbawa, meron kang nunal sa batok. Anong sabi nila? Habulin ng chicks, di ba? Meron ko na sa mukha, uy, good luck to. Oo, good luck sa'yo. Ang laki niyan. Birth certificate na lang, may sariling buhay na yan. Ewan ko sa nanay ko lang yan, ha? Nanay ko lang yan. Ewan ko ano na invento eh. Ito pang isa. Yung nanay ko, hindi naniniwala sa modernong medisina. Yung kapatid ko noon, may hika. Alam mo pinanggamot niya? Butiki. Narinig ko butiki. Hindi ako nag-iisa, diba? Pamilyar, butiki. Bukod sa kanya, sino pa? Butiki? Totoo po, hindi ko alam kung anong ginawa ng nanay ko. Dinurog, pinakain, pinainom, hindi ko alam. Basta ang alam ko, isang beses lang, tanggal ka agad yung hika ng kapatid ko. Eh, ikaw ba naman pakainin ng butiki? Uulit ka pa ba? Di ba?
O anak, mukhang hinihika ka na naman ah. Gusto mo pa ng butike? Ay, hindi na po ma, okay na po ako. Ah, super clear na po ng lungs. Pag-jogging nga po ko, isama kayo. Madlang people, kanuman ang kakulangan natin sa physical nating anyo, lahat po yan may kakibat na joke. So ngitian lang po natin. Maraming salamat ako po si Mac Navarez. Walang kapasitin.